Okay, good morning, JC. Ito ang aming last day dito sa hotel. So, nag-check out na kami sa Chongqing Mansion. Ito ang aming breakfast. Okay, JC, gusto niya doon ng steak. Tapos, kala ko noodles yung sa amin, hindi pala. Macaroni. Mahilig sila dito sa macaroni na breakfast. Di, ilagay mo sa dito mga macaroni. Sabi sila magkain na nasa ano, dito. Sanay sila na magkain. Tapos, lemon coffee. Yan, very healthy. Lemonade. Yan mga partner nila. Mami, kunin mo. Sarap. Kay Daisy naman, social steak. Yan ay 40 Hong Kong dollars. Okay, go. Kain na. You taste it. You use your knife pag cut ng steak. When you cut the steak, ito. There's knife off when you cut the steak. Do you know how to use a knife? Nag-trend sila, mami. May trend. Kita ko nakalayo. Nag-trend sila. Tata. Ito, use your fork. I want big one. That's so big. Mabibilaukan ka yan. No, you cut it smaller. Italian coffee. Lokau pa. Okay. Sarap. Okay na? May sugar. Palay chow. Pine cheese. Ano? Si Daddy na ilagay niya ang asin sa kanyang kape. Ayan, nanghingi pa ng isang sugar, additional sugar. Okay. Sige. Tingnan natin kung mas better na yung lasa. Wow, pangatlong sugar mo na yan. Grabe naman. Minuhos mo to lahat. Okay, that's enough. Okay. Sige na, nang lasa na. Sobrang tamis na yan. Na maalat-alat. My life now. Okay. Malam ba? Niyaw ma. Healthy ka boy. Yeah. Naka oat meat burger ko. How's the taste? Wait. How like chai? Okay, okay na rin. Nabalance na yung asin. Ano naman ay? Wait lang. Ilan ang nilagay niya? Apat. Tapos nilagyan ko ng isa nito. Hindi ko alam. Salt pala. What's that? It's a fountain. You see? Nandito na naman kami sa Cafe de Coral. So, okay na kami dito kasi mura dito. Lang ito yung fast food dito sa Hong Kong. Pero, healthy. Healthy fast food. Ito na, unti-unti na namin na-discover yung mga order na medyo makakatipid kami. So, ito, ang dami na ito. Isang order lang to. Ang dami na. Pwede pa lang mag-request ng extra rice.
Hindi ko lang naiintindihan na yan kasi ano, naka-Chinese words. Pero nung trinanslate ko, extra rice pala yun. Okay. Ayan. Tapos ang lemonade. Ala. Okay. Akala ko ice lemonade yung pinili ko. Ito yung isa ko pang order. Madami pala sa extra rice. Pinindot ko yung ano to. Nakalagay ay rice base. Increase rice base daw. Hindi siguro nila ma-translate sa English. Kaya naka-Chinese words pa rin. Ayan. So, meron na kami para kay Tracy. So, dalawang order lang ito. Tiknik-nik. Ah, ganyan pala kumain ng buto-buto. Maganda dun sa handball. Walang tubig dito? Dito kami sa Star Ferry Waters Tour? Tour pala nakalagay doon? Star Ferry to Central. As Star Ferry Harbor Water Tour. Ha? Viking Orion. Saan kaya ang ano yan? Cruise 20 yan? Meters deep. Saan kaya ang punta niyan, Daddy? International. International daw yan? Bergen, parang German. Excuse me. British yun. Ay, parang Scottish yun. Nandito kami sa Chimsha Chui Pier waiting for Adi Shea. And husband. Isa na, baka doon sila. Ha? Kami. Dito yun. Dito. Bilis na nila. Ano yan, mami? Headset. JC, tulog na. Thank you.
Sarap ng bit ng food. Okay, okay. Burger with chicken. Okay. Ito yan. Food from. Gulay. So breakfast. Dalawa yung mga kaspedisa. Meat bulgogi. Yan ang pagkain sa Amazing Thailand. Yan. Kapukra. At the... Steamed. Healthy. Okay, that's all. That's Daisy. Ano yung bango? Water na para sa sauce. Okay. Good morning. This is our first day in Thailand. So, yung nag-book namin na hotel, meron siyang free breakfast. Healthy. Mga gulay. Healthy living. Sarap, no? So, JC, share na lang. For 2 lang yung ano, libre. So, binigyan na lang namin si JC. Ang bait dito, no? Good morning! Good morning! Hi, JC. We're in Thailand. Wadika. Kapukha. Kapukchi. First day namin, day 1 dito sa Bangkok, Thailand. Hindi namin expect na nandito na kami sa Thailand agad-agad. Wala pa sa plan namin. Pero ang plan namin is sobrang dami story. Sobrang daming nangyari sa amin kahapon. Alam ko ba, simula pa lang ng day 1 sa Hong Kong, may ano na kami, may encounter. Tapos hanggang sa last day namin sa Hong Kong, makakaiyak. Nag-iniyak kami kahapon. Tsara lumiyak yan. Nagluha na konti. Napaka-disaster ng day namin kahapon. Pero, buti pagdating namin ng Thailand kagabi, ano kaagad, good vibes kaagad.
Kasi pag smooth lang lahat, pagdating namin sa immigration, dire-diretso lang kami, walang tanong-tanong. Kinakabahan nga ako kasi wala kaming return ticket. Oo, tapos sabi dun sa Hong Kong airline, tinanong kami kung may return ticket kami. Sabi ko, hindi naman kami nakatira sa Hong Kong. Pero makakapag-book ka ba pagdating mo dun ng return ticket kung hihingalin ka? Sabi ko, sige po, mag-book na lang po kami pagdating nun. So, buti naman, pagdating namin dun sa immigration, mabilis lang. Wala, nag-ano lang kami, fingerprint, tapos yun. Wala na, yun lang. Tapos ang maganda pa ngayon sa Thailand, 60 days na daw yung ano, yung free visa natin dito. Oh, kaya medyo kapag 30 days kasi medyo bitin pag dito sa Thailand. So buti makakapag-stay din ng matagal dito sa Thailand kung papalarin. Maganda din dito, maraming mga kakilala. Kaya medyo makakatipid kami dito. Kasi may mga friendships na pwedeng puntahan at maki couch surfing libre na couch surfing. At tapos nagbreakfast kami, free breakfast to guys, ang aming hotel 2 nights. 2 nights lang to, 2,900 pesos for 2 nights. May swimming pool na. Tapos ang laki ng bed namin. King bed oh. California king bed. Tapos ayan. Ay, ng room na to. Ang dami palang mga hotel dito sa Thailand na mura lang. Kaya mga tourist talaga dito ay gustong-gusto. Mga westerners. Oh, saan ka makaka-book ng 2 nights sa Pilipinas na may king bed na laki ng room mo? Parang ano na, 4-star hotel na to. Tapos may swimming pool. Tapos free breakfast pa. Parang ang style buffet style, unlimited. Si Charel, naka-anim na baso ata ng gatas. Ay, sorry, anim na baso ng fresh milk. Sabi ko, tama na. Parang siya lang yung umiinom dun sa fresh milk. Yung ibang lahi, hindi umiinom. Kasi baka daw. Kaya siya nag-ininom. Yung isa dito, kailangan pa pilitin uminom ng gatas. Pang dalawa lang yung ano, yung breakfast. Pang sa amin lang, hindi ko naman inab si Jace. Pero hindi naman nila sinaway. Binibigay ko ng pagkain si Jace. Kung ano yung kinuha ko, binibigay ko sa kanya. Ayun, kasi itong isa ay mahina naman kumain. Kaya hindi na kailangan mag-add ng bayad. Kasi buting hindi naman sila stricto. Ay. So, ang ganda talaga, ang sarap ng feeling pag nasa ano ka na, yung ASEAN countries, parang alam mo yun, hindi ka masyado, parang hindi masyado strict, or parang may feeling ka na parang you belong with me, parang kang family, ganoon. Pero may bad experience din kami dito sa Thailand noong 2019, yung pasok namin sa immigration galing Malaysia papuntang Thailand. Pagpasok namin ng immigration, doon kami parang sa mga private vehicles kasi nag-van kami. Tapos binuko lang yung van sa online. Hindi ko na matandaan. Parang Rome Trio ata yun. Ayun, tapos hinihingan kami ng kung ano-anong documents. Pera. Kailangan daw, may pakita kaming documents na 150,000 baht. Wala naman kami ganun kalaking ano. May papakita kami na savings namin, pero wala naman kaming printed na bank statement. Saan naman kami magpiprint? Tapos nangihingi ng 100 ringgit. Malaki na yung 100 ringgit ah. Kasi parang dati ay 10 pesos isang ringgit, tama daddy? So 1,000 pesos yun. Ang problema, wala kaming ganun kasi hindi na nga kami nag-withdraw. Kasi nga, syempre, mahal yung fee pag withdraw. Kunting-kunti na lang talaga kasi ang plan namin pagdating ng Thailand, tsaka kami mag-withdraw. Ay, ayun. Buti na lang, may mga kasama kaming, ano? Foreigner, mga westerner din sa van. Pinahiram kami ng 75 baht. Kasi 25 baht na lang. Tapos ang problema naman, each pala. Hindi hanap na naman kami. Nakahiram si Charel dun sa driver. Nang isa pang 100 baht si JC na hiningan. Ayun.
So, yun yung kami. Pa yung isang French yung kaya last time, first day pa lang namin dito sa Thailand, parang, oh my God, hindi namin gusto ang Thailand. Huwag na tayo mabalik dito. Ayun. Tapos, beta. Mahabang kwento, may next pa nun na ano, experience kasi nagpunta kami dun sa Workaway. Naka-register kami sa Workaway. Napunta kami yung somewhere sa bundok. Hindi na kami nakapag-vlog kasi mga wala na kami sa mood. Tapos hindi kami nagtagal doon. Imbes na 3 nights kami doon. Overnight lang. Punta na kami ng Bangkok, Thailand. Ngayon. Tapos nga after 5 years. Sobrang tipid lang talaga kami pag magta-travel kami. By land, mura lang yung mga bus and trains. Palitan mo na yan. So, ayun. Yan lang muna. Thank you, Lord. Sa Hong Kong, hindi na talaga namin kaya. At sobrang... grabe. O sa Macau, parang ano na kami doon. Mahal na kami. Lumala pa pagdating ng Hong Kong. Kasi at least doon sa Macau, makakatipid kami kung gusto namin. Mag-grocery lang kami. Bibili kami ng bread. Bibili kami ng gatas. Hindi na kami breakfast. Yun ang breakfast namin. Pero pagdating sa Hong Kong, ang grocery, pati grocery, mahal. Sabi, kain ka na lang sa labas kaysa bumili ka ng grocery. Ganun din ang presyo. Mahal din. So, yun. Sa Macau. Malis na kami. Pero may bad experience. Part of traveling na siguro yun. It's our fault din naman. Pero it was really like a horrible experience. Okay lang, bawi na lang dito sa Thailand. Right, JC? JC, how are you? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Ha? JC? Ayun, tulala na. Ang aking anak. Para naman siguro masyado manunod dito. Kaya, yun. Edit na lang to. Cut. Okay. Bye. Later ulit. Here.
How's the taste? Haven't tasted yet. Still hot? Great pa. May tetos-tetos pa yan. Lang naka-live. Bumili kami sa 7-Eleven ng pagkain. First grocery haul. 7-Eleven haul. Namin dito sa Thailand. So, ito. Gatas. Can you just look? Ano naman? Hello? Is that cool? Are you cool? No! Okay, enough. So, ito gatas. 6. Ang laki na niya. Parang 300 siguro to. Ilang ml ba to? 6. 65 baht lang. Mamaya i-convert ko. So, 65 baht. Tapos ito, gustong tikman ni JC. So, ibigay. Para minsan lang manghingi ng pagkain. 39 baht. Ito naman yung sabon kasi wala ka, hindi namin dala yung sabon ni JC Boy. So, apat siya. Apat na sabon. Magkano nga ito, Daddy? 113. Hindi yung itong sabon. Nasa 43 baht or 49 baht. Nakalimutan namin manghingi ng resibo. Ngayon ko lang napansin, wala pala kaming resibo. Ay, nako. Tapos, yogurt. Para sa bata, strawberry yogurt. Magkano nga ito? 15 baht. Tapos, isang litrong tubig, 14 baht. Self-service laundry din kanina si Charel. 100 baht lahat ang nagastos niya. Self-service, ano? Ha? Self-service na wash and dry. 200 sa ano? Nag-ano ka doon? May saktong 100 baht? Can you VPN? So 40 yung ano? Can you VPN? Wait lang anak. Opo. Wait. 40 baht ang pag-wash. Tapos 20 yung sabon. 60. So another 40 baht ang dry. Yun. Siya lang ano. Siya lang nagpipindot-pindot doon. Tapos, yung kinain namin kanina, dinner, yun. Yun pa lang naman ang gastos namin. Kasi kaninang umaga ay libre ang aming breakfast. Come on, taste it. Eh. It looks yum and smells yum. It's made of strawberry yogurt. How is it?